don't you worry, because today, dahil birthday ko, I will be with Mikey. Sige, makakasama natin siya ngayon sa video na to. And tinanong ko kayo sa Instagram ko kung may mga questions ba kayo. Madalas din yung tinatanong sa amin ni Mikey is, kailan ba ang kasal? Sasagutin na namin yan. Nag-vlog ako, 2017. 1 year na lang kami ni Mikey nagde-date mo. So parang kasama kayo sa relationship namin at nag-grow together tayo. Would it be who I am today if it weren't for you? And nagbigay sa akin ng purpose in life. So I'm very, very thankful sa inyo lahat. So, kailan na ba kasal natin? So, tapos na! Tapos na po kami, kinasal na po kami, tapos nag-divorce na po. Isa na po akong may bahay at isa na po akong wife. Misis ka na. Misis, malada na ako. Well, misis na ako. Hindi ba? Hindi ka dito. Sabi ko, misis na ako. Parang kanta na, mga misis, kamusta na kayo siya? Nali kayo, kain na muna kayo. So yan, misis na ako. November kami kinasal ni Mikey. Dito tayo kinasal, say. Kaya dito kami ngayon nagsasalita. Dito kami, dito sa altar na to. Dito ang altar. Dito kami mismo kinasal ni Mikey dyan. Simple lang. Kasama lang yung family and parents na. I'm very, very sorry, netizens, if hindi ko na i-share sa inyo agad ang mga nangyari. It's because we wanted to celebrate together as a family muna. And syempre, alam namin na yung timing din, tsaka alam namin na may pandemic. So we just wanted to keep it for ourselves for a little while to celebrate. Kaya, mister, ko na tong mokong na to. Ano, masaya? Masaya ang kasal. Masaya kami. Alam ko na OA, pero masaya. Happily married kami, guys. Grabe, masaya. Finally, nakakatabi ko na siyang matulog. Tulog na siya sa kwarto ko. Papakita ko naman sa inyo yan soon, yung kung ano talaga fully nangyari sa wedding namin. We just wanted to thank our family kasi the moment we said na we are gonna get married, they're all very supportive. And lahat sila pumunta dito. Well, the immediate family. Sa ate, kay na Mana, kay na Ann, sa family ni Mikey, kay na Ma at Pa. Mata, kamusta kayo? This wedding is really for our parents. Kasi syempre, yung nangyayari ngayon, it's very uncertain. Hindi natin alam kung kailan matatapos ang pandemic. So syempre, gusto namin na to seal the deal na nandito kaming lahat, nandito tayo lahat, nakaka-celebrate. Okay, fine. Aminin ko na. Gusto ko na kasi siyang makatabi sa kama. Pero ayaw pa ng mami at daddy ko. So sabi ko, alam nyo, ikasal na lang. So ngayon, okay na. Approved na ni Pinti at ni Bonoy. Kasi sa totoo lang, nasa tamang edad na rin naman kami ni Mikey. 60 years old na rin naman to. Kahit nasa tamang edad na kami, kung ano yung request ng magulang ko, lalo na yung magulang ko, ginalang ni Mikey. And respeto namin na kung sakali man na gusto namin magsama, maikasal kami. So yun, kinasal kami. And after nung one night na natulog na siya, okay na. So yan, kasal na kami. So totoong naka-wedding ring si Mikey. Mukhang patay na patay ata itong lalaki po. Thank you sa aming lahat ng supplier. Kay Christine Ongte, sa aming coordinator. Kay My Metro Photo, kay Oli, maraming salamat. Kay Badang, Mamang Badang Rueda for the flowers. Kay Bob Nicolas. Maraming sila pinasasalamatan kasi kahit na ilan lang tayo, halos mabibilang lang sa kamay yung tayo na nandito. Pusang loob na tumulong sa atin. Kaya maraming salamat sa kanila. Yes. Sa lahat ng mga nanonood nito na hopeless na or naghahanap ng the one nila, alam nyo, kumapit lang kayo kasi there was a time in my life na yung mga request ko kay Lord, akala ko hindi na ibibigay ni Lord and impossible maibigay sa akin. Pero you just have to wait for God's perfect time. Ibibigay niya talaga kung ano yung nirequest mo. Eksakto. Sabi ko, gusto ko ng lalaking nakakap. Gusto ko ng boy next door. Gusto ko mag-gala. Boy next door. Gusto ko yung ganyan type, nakasalamin. Gusto ko... Gusto ko parang daddy ko. Iyan, parang siyang si Bonoy. Bonoy ng lipa. Ako, lumaki ako na panganay. So, masaya ako na para akong kuya, pinoprotektahan ko yung mga kapatid ko. And syempre, mas lalo na sa akin, sa akin partner at asawa na ngayon. Ano? Ano damag mo sa akin? Asawa. Mister ko nga pala. May papakita ko rin sa inyo paano yung setup namin ni Mikey as a new married couple. Medyo iba yung situation namin ni Mikey. Hindi kami talaga yung magkasama sa bahay. Weekends lang kami magkasama. Pero kasi may work din siya sa Lipa. Mga taga-Lipa, ako po to, bago niyong kababayan. Mga taga-Taytay, ito, bagong kababayan niyo. Ipa-Taytay together, LT. Laugh trip. Ang feeling.
Pero yes, we are married and happy. We're very happy. Ewan ko kung sa honeymoon stage pa lang kami, pero grabe talagang nakakagulo talagang puso namin sa kaligayahan. Grabe to, matulog. Lagi nakadagan siya akin. Gusto niya laging double deck kami. Mag-bow tayo. Hanap ng netizens kasi wala sila ng wedding natin. So ngayon, wedding. Sige na, mag-bow. Okay, go. I vow to give you medicine every day for your vitamins. Nakilig siya kasi ginagawa ko. And I vow to be the best wife I can be. And lastly, I vow to always delete your Call of Duty app. Ikaw. I vow to take care of you always and syempre to always keep you happy, to come home to you and to pick you up from work as much as I can, to... Pag kinakabag ako, may pang matanda. To love you all the time. I love you. Aww. On! From this moment, life has begun. Ako ba ako sa inyo, netizens, is I'll still be AG. And yun, I vow to share with you. Walang nabago. And I vow to share with you lahat ng journey ko, lahat ng mga bagong malalaman ko madidiscovery bilang katok mga misis. Katok mga misis. So yun. Thank you so much, guys. And thank you for all your well wishes. Sana maging maganda ang 2021 po para sa ating lahat. You, I was used to people always seeing the bad side in me. But when you came into my life, every day you keep on making me feel that I am a prized possession. You made me feel like I'm a winner just being me. And little by little, I'm finding peace within myself. Happy ako na ikaw ang binigay sa akin ni Lord. And I promise to take care of you, guy. Nung sinabi ko sa iyo nung nakita ang tinanong, I promise to take care of you always and to protect you. I love you and thank you for everything also. I'm thankful na one time na mabuhay sa mundong ito and God gave me you as my parents. And thank you. This wedding is really for you to honor both of our parents and I hope I make you proud and you have a new son. Never been more sure that you are indeed God's blessing and answered prayer to me. But tonight is the night when two become one. Sana lang kapag prepared ka kasi talaga magkakalumpuhan to na. But in all honesty, I praise God and I thank Jesus for you because you made the little girl's dream come true. Pag natuloy na yung wedding, God's grace. By God's grace. Kaya salamat na secure na nito. Wow. Ginawa namin to dahil gusto ng irespeto ni Mikey yung parents ko, yung parents niya. So, I'm very happy also that you did that. And we will see you all next year by God's grace in the bigger wedding. We will celebrate.